So guys, no, nang raid, ni-raid pala yung mga tumakas doon sa Pogo, doon sa may Bamban Tarlac, ano? So, nahuli yung isang big boss doon. Wala rito sa ulat na yun, pero siguro sinisikreto lang. Pero yung malaking pangalan ng Pogo boss, big boss, ay nahuli rito sa raid na to. Pati na yung bodyguard, no, ni Alice Go. Pakinggan natin. Pampanga, kung saan umano nagtago ang mga nakatakas na Pogo employees mula sa ginawang raid sa Porac at Bamban sa Tarlac. Ang ilan sa mga nahuli at target ng operasyon, konektado raw kay suspended Mayor Alice Go. Yun. Live po na sa Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba ang naging resulta ng raid dyan? Alright. Lalo ngang tumibay yung koneksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Go doon sa operasyon ng ilegal na Pogo sa Bamban matapos ang nangyaring raid dito sa Mabalacat City kagabi. Ayan, oh. This oras na ng gabi nang salakayin ng mga otoridad ang limang villa na nasa loob ng naturang resort. Inisa-isa ng mga pulis ang bawat kwarto ng compound. 19 na foreign nationals ang dinampot ng PAO. Karamihan sa kanila, mga Chinese. Kabilang din sa mga nahuli, ang isang dating pulis na si Arnel Balagtas na tumatayo raw security officer ni Go. Pag security officer, ibig sabihin nun, bodyguard, ha? In English lang, security officer niya. Pangunahing target ng operasyon, ang pugating si Wang Ziyang. Siya raw ang big boss ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac at kilalang kasosyo sa negosyo ni Mayor Go. Ayun. Yun nga lang, hindi siya inabutan ng mga operatiba. Pero nadiskubre ang ilang punit na immigration documents na nagngangalang Lin Baoying at Zhang Rujin. Sila ang mga pinangalan ng incorporator sa Baofu Land Corporation o Baofu Land Development ni Mayor Go. Dagdag pa ng PAOK, ang dalawang individual ay pawang money launderers na dati nang nakulong sa Singapore. Lumalabas na totoong mga tao talaga ang mga nakalistang business partners ng alkalde. Bukod sa mga nahuli, nadiskubre ng mga otoridad ang 19 na vaults at sari-saring torture device. Isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng tip ang mga otoridad. Ruth, ngayon nga, no, kaninang dumating tayo dito ng umaga, ayan, ay bantay sarado na itong harapan ng Fontana Leisure Park. At tanging yung mga nakikita lang natin nakakapasok ay yung mga naka-check-in o yung mga may rental fee doon sa loob. At maging yung mga tauhan ng Clark Development Corporation, PAOK at nitong ang police natin o nung CIDG. Dahil kanina pa, Ruth, ay sinabi nila na bantay sarado nga itong harap dahil posibleng ngayong araw din ay bubuksan na yung mga vault. At Ruth, sa kapapasok lang na balita, no, kinumpirma sa atin ng CIDG na bukod doon sa tatlong tinarget na hindi nahuli, ay may nahuli umano yun isang Pogo Big Boss, Big Boss dito sa loob ng naturang leisure park. At inaalam pa ngayon yung kanyang identity at sa ngayon yung CIDG ay ite-turn over na siya sa PAOK para sa mas malalimang investigasyon. Ruth. Ayun na. Rainiel, gusto ko lang sana malaman kung itong kampo ni Mayor Go ay may reaksyon na dito sa bagong ganap na kaganap ito. At saka lalo na sinasabi ng mga otoridad na mas tila na didiin siya sa kaugnayan sa Pogo operation sa Bamban. Ayan. Ano sagot? Ruth, nilinaw sa atin ni Attorney Stephen, no, yung legal counsel nitong si Mayor Go, na itong ang si Mayor Alice Go ay presidente lang o dating nagmamay-ari nung lupa na nirerentahan o inuupahan nung Baofu Development. Ibig sabihin, hindi raw siya dapat dikdikin at ikonekta nga dito sa operasyon ng illegal na Pogo dahil nagpapaupa lang daw itong alkalde. At, hindi, meron silang corporation, yung Baofu Land Realty. Corporation yun eh. Siya yung presidente doon. Corporation yun eh. Member siya net. Member niya yung mga yun. Hindi yan. Hindi, iba yung nagpapaupa, iba yung korporasyon. Pag korporasyon, member niya lang yun, siya pinaka-presidente ng korporasyon. Si, ano, hindi pala nito naintindihan ng abogado talaga kahit kailan eh. Never daw nitong inamin at never nga daw itong nasangkot doon sa illegal na operasyon ng Pogo, doon sa Bamban, maging na nga dito sa... Siya nga nag-ano ng lupa noon eh, di ba? Siya yung nag... siya yung kumuha ng lupa, siya yung bumili, di ba? Oh, alam naman natin pera ng sindikato yung ginamit niya. Hindi naman niya pera yun eh. Sa sindikato pa rin yun. Kumbaga, siya lang yung ginamit. Diba? Alam naman natin kung ano nangyari talaga dyan eh.
mga taga-Pujia na syndicate yan eh. O, siya yung ginamit doon. Siya yung naging protector doon sa, kasi siya yung mayor-mayor doon eh. Diba? Local official siya doon eh. Mabalakat City, Pampanga at maging doon sa Pora. Oh. Maraming salamat, mga Rainy torture. Alpam. So, mga torture device, ano? Mga torture device yan. So, yan yung nangyari, no? At nahuli na nga, no? Itong mga nahuli na nga itong mga ano. Grabe, no? Talagang matindi, no? So, yan po mga kapatid, no? Yung bodyguard ni Alice Goo ay nadakip po dito sa anong to, no? Operasyon na ito. So, at yung isang big boss, no? So, hindi po dito ay may mga documentary evidence ang PAOK, no, ang CIDG na nagko-connect talaga kay Goo bilang a member talaga siya ng sindikato. Siya talaga yung kasama diyan. Hindi pa pwedeng iwalay siya kasi siya yung pinaka-pinuno, siya yung pinaka-way. Eh. Siya yung naging tulay, siya yung bridge, kay siya yung nagdaan. Kumbaga siya yung ginamit para magkaroon ng pogo, para makabili ng lupa, makapag maproteksyonan, lumakas ang loob ng mga sindikato na yan. So, talagang sabit siya dyan sa operation. Illegal operation ng Pogo. Yung mga, kasi siya yung mayor doon eh. Diba? Hindi niya ginawa yung trabaho niya roon. Dahil kamembro niya yung mga yan eh. Puro sindikato eh. Alam ba namang sabi mo na, no one excuses no one, diba? Law excuses no one. Innocence of the law excuses no one. Hindi pwede sabi mo na, Hindi namin alam. Wala kaming alam about that, about this, no? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ikatuwiran yon na, ay, wala kaming alam ho dyan, eh. O, hindi pwede yun. So, talagang magkakakaso ka talaga. Yun nga, no? Ayun, guys, no? At, with this development, no, talagang tingin ko, kaya nasasampan siya ng human trafficking dahil merong documents na nagko-connect talaga sa kanya dito sa illegal activities ng Pogo. So, yun na po muna at maraming salamat. Ano? So, yun yung development. Nahuli na po yung bodyguard ni Alice Goo at yung isang big boss, no? Na inaalam pa ngayon ang identity kasi kasalakay pa lang. Yun na muna at maraming salamat mo. I love you all. Kung di naman mabigit sa inyo, paki-like and share na lang mga kapatid. Salamat po. God bless you always. Abangan nyo pa yung ating mga susunod mga pagtalakay.